For today's video, pag-uusapan natin ay very important topic. Pag-uusapan natin how to identify a valid pullback. Okay? Sobrang common or basic lang ng topic na to, pero majority ng tao is nagkakamali pa rin pagdating sa pag-identify ng pullback. Like for example, most of you probably na nanonood dito, imamark to as like this. Impulsive, correction, impulsive. Same goes here. Impulsive, correction or retracement kung tawag nila, and then impulsive ulit. Okay? But this is not a valid correction. This is a one leg lang. Same goes here. One leg lang yan. Isang straight lang yan na trend. Okay? Why? So, explain ko sa inyo. Dahil ito ay hindi nakaliquidate ng candle. Tulad nito. Okay? Ang tawag natin dito ay master candle. And then, ang dito naman sa mga pula na to, ang tawag dito ay inside bar. Okay? So, pagdating sa pullback, kahit anong strategy mo, SMC ka man or trendline or ICT, importante na ma-identify mo kung valid ba siya na pullback. Okay? Kasi magpe-play pa rin dito yung liquidity. Tignan nyo to. Hindi niya na-liquidate itong tatlong to or itong baba na to, at least man lang ma-liquidate para maging valid siya. Kung ganyan yung nangyari, ganito ang magiging trend natin. Impulse, and then ito, ang pinakadulo natin, and then impulse ulit. However, nasa loob lang siya netong master candle na to, and itong mga to ay inside bar lang. So, isang straight line lang siya. Okay? So, next naman, mark natin to. Yan. So, ito ang master candle natin, and kinulong niya na naman uli ang mga candles. At least kung mag-break niya tong high na to, ma-identify natin siya as valid pullback. Parang ganito. Okay? Tapos ganyan. Kaso dito sa kaso na to, hindi. Nasa loob lang siya ng candle na to. Kahit i-break niya pa to, it doesn't matter. Dahil wala namang pullback na ganun. Straight line pa rin siya. Ang importante, kung downtrend ka, ma-break niya yung candle dito pataas. Okay? So, punta naman tayo ngayon sa valid na pullback. Okay, nandito naman ngayon tayo sa example ng valid pullback. Okay? So, ang marking natin dito ay impulsive correction, valid correction, and impulsive. Next naman, impulsive, valid correction, and then balik pababa. So, paano siya naging valid? Like for example, ito, na-liquidate niya to, so ito na yung next master candle natin. And then, itong master candle natin, hindi siya inside bar. So, na-sweep niya yung liquidity dito sa baba. So, it doesn't matter nga pala, no, kung sweep lang siya or candle closer siya. Halimbawa, ito. Ganito ang nangyari. Nag-close siya dyan, and then yung wick nandito. Valid pa rin siya as pullback. So, ayan, ayan siya. Dito naman tayo next sa downtrend. Impulsive, correction, and impulsive. Okay, tulad ng sabi ko, itong master candle natin ay na-break niya yung high. Okay? Candle closer man siya or sweep lang ng wick, valid siya as long as ma-break niya yung taas kung downtrend tayo. So, ito siya. Impulsive pababa, retracement, and pababa ulit na impulsive. Ngayon, dito sa example na to, magiging invalid lang siya kung itong wick na to ay naging umabot siya hanggang dito sa taas. Bakit? Dahil as a master candle, na kulong siya, na inside bar siya. Okay? So ngayon, pupunta naman tayo sa real chart para pakita sa inyo kung ano yung mga valid at invalid na pullback. So, let's go. Okay, actual chart tayo ngayon, no? Pero bago ko simulan tong video na to, i-mention ko lang pala muna si Ralph Fernandez A. De Vera dahil siya ang nagtanong ng topic na to. Pwede po bang matanong kung paano po kayo mag-consider ng valid pullback, no? Kumbaga, sobrang underrated ng tanong niya pero sobrang importante, no? Karamihan kasi ng mga nakikita kong tanong, paano maghanap ng OB, paano yung snipe entry, paano yung multiple entries, scaling, pero sobrang basic ng tanong niya, pero kung hindi mo alam ang sagot dyan, lahat ng mga magiging trades mo
or kahit mapping mo pa lang ay invalid na. So sa mga nagre-recommend din pala ng part 2 no ng sa market structure mapping, consider nyo na rin tong part 2 dahil dito ma-identify natin kung ano yung valid pullback para sa liquidity point natin or inducement sa mapping ng market structure. So start na pala tayo. Okay? Simulan natin dito sa baba. Okay, from here nagkaroon tayo ng movement pataas and then etong candle na to ay hindi siya pullback. Bakit? Dahil siya ay inside bar lang, no? Inside bar lang siya nitong candle na to. Okay? So one leg lang siya pataas hanggang dito. And then yan is wala lang yan, straight lang tayo paakyat dito. And then ito, hindi siya pullback na ganyan. Inside bar pa rin siya netong master candle na to. And then tignan nyo to, na-break nyo to, straight pa rin tayo dito, pataas hanggang dito, and then bumaba tayo hanggang dito. Okay? Nandito ang pullback natin sa candle na to, hindi dito. Dahil itong candle na to ay inside bar lang. Tignan nyo. Okay? Inside bar lang. So ito ang movement natin. One leg straight lang yan hanggang dito, and then pullback hanggang dito. And then, ito ang higher natin. Tapos, nagkaroon tayo ng pullback dito dahil na-break niya tong candle na to or na-sweep niya yung liquidity dyan. So, valid na siyang pullback. Mark natin. Ito ang structure natin dito. Up hanggang dito. Tapos, low hanggang dito. Up dito. Tapos, low hanggang dito. Actually, pwede na natin pala extend to hanggang dito. Okay? So, hindi siya ganito. Hindi siya ganyan na. Hindi siya akyat dito. Kumbaga one leg straight lang yan dyan dahil inside bar tong dalawang to. One leg straight lang yan dyan. Okay, next tayo. Okay. Up, pataas, dire-diretso. And then, pullback. Ito valid pullback siya dahil na-liquidate niya tong candle below. So, tuloy uli. Up, and then pullback uli, liquidate dito. So hindi 'yun paramihan ng candle ah. Ano 'yan? Kung sino ang makaka-liquidate ng previous candle, 'yun yung logic dito. Hindi siya paramihan ng candle tulad ng sinample ko kanina sa diagram. Okay? So tuloy. Up and then pullback dahil na-liquidate niya tong low na 'to. And then up hanggang dito. Tapos okay, valid siya. Dahil na sweep niya yung liquidity. Ayan o. Kita niya. Okay. So, next tayo. So, meron ulit tayo ditong inside bar. Itong block na to. Okay. Up. And then, dito ang pullback natin. Dahil na-break niya to. So, ito na yung previous candle natin. Tapos, na-liquidate niya yung baba. And then, lumipad ulit tayo pataas. Okay. Nagigets ba? Bali, practice lang. Take your time mo kayo magmamadaling maging profitable. Bali, proseso talaga siya, no? Tapos, panoorin nyo lang ng panoorin tong video na to. And then, makakasabay din kayo sa mga susunod na topic natin, no? So, bali, itong topic na to is para sa akin, isa siya sa pinakamalaking bomb knowledge show para pagdating dito sa SMC, no? Okay. So, pullback tayo pababa. Obviously, pullback dahil na-break niya yan, na-break niya yan, na-break niya yan hanggang dito. Tapos, impulse pataas. And then, pullback dahil na-liquidate niya to. And then, hindi. So, hindi tayo umakyat. Paakyat lang tayo dito sa, simula dito sa baba, umakyat tayo dito. And then, pagka-pullback, tuloy-tuloy hanggang dito. Hindi tayo nagkaroon ng pullback dito na paakyat. So, wala lang yan. No? Sana nagigets nyo, no? Or, sorry, meron pala tayong pullback dito kaysa. Okay, ulitin ko ha. Impulse pataas, retracement hanggang dito, and then pullback, and then tuloy-tuloy pababa. Pababa. And then retracement pataas dahil na-liquidate niya to, and then pullback tayo pababa. Okay? So, tuloy lang natin. Akyat, pataas. Tuloy-tuloy, akyat. Sana nagets nyo kung bakit, no? Hindi ko nasasabihin. Tuloy-tuloy, paakyat. And then, tuloy-tuloy lang tayo, paakyat. Okay?
Next, akyat, tuloy-tuloy, and obviously, pullback. Pullback, pababa. Same, inside bar lang siya. So, hindi siya retracement up. Pullback lang tayo, pababa. And then, akyat. So, play natin si market. Okay. Okay. Pababa, tuloy-tuloy, pababa. And then, pullback pataas. And then, pababa. Dahil na-liquidate niya tong baba na to. And then, umakyat tayo pataas. And then, valid pullback pababa dahil na-break niya tong high na yan. Tapos, na-break tong low na to. Na-break ulit tong low na to. And then, umakyat tayo pataas. Tapos, pullback uli dahil na-break niya to. And then, pullback pataas dahil na-break niya tong taas. Pullback uli pababa. And then, pullback uli pataas. Tuloy-tuloy pataas. Pataas, pakyat. And then, pullback pababa dahil na-break na to. Candle closer or weak, valid siya. Okay? So, pababa ang market. And then, ito ay na-break niya dito. So, inside bar ulito. Akyat tayo pataas. Akyat. And then, pababa. Okay, play pa natin ha. Tuloy-tuloy lang. Practicing natin. Okay. Pababa. Retracement pataas dahil na-liquidate niya to. And then, straight pababa tayo. Pababa. Pababa, pababa. And then, pullback ba siya? Hindi. Dahil hindi siya lumagpas dito. So, lahat ng to, apat na candle na to sa loob. 1, 2, 3, 4 ay inside bar. And then, dito lang tayo nagkaroon ng break. Akyat, baba, baba. And then, pullback dito. Maliit na pullback lang. No? Bali, practice lang. Pag na-practice nyo yan, kahit di nyo na kailangan ng indicator, simpleng-simple na lang, easy na lang sa yan. Bali, kailangan nyo pala tong pullback na to, no, to identify din para sa mga susunod na video natin on how to find a choke. Kasi kung di mo alam yung pullback natin, mamamali ka rin sa choke natin. Paano kung invalid pala yung pullback, no? Tapos doon mo minark yung choke mo. So ibig sabihin, hindi pa dapat choke yun. Kinonsider mo na siya or minark mo na siyang choke. Importante rin yun. But rin sa paghahanap ng OB, kailangan mo malaman yung master candle tsaka inside bar natin, no? Okay. So, balik sa topic muna ulit tayo. Okay. Pababa, 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 and then pullback pataas. Liquidate to. Pullback yan pataas, and then pababa uli hanggang dito. Hindi tayo retracement pa ganyan, ha? One leg tayo pababa dito. Okay? So, akyat pataas, and then pababa, no? Ito ang liquidity point natin, kaya siya na-consider na pullback pababa. And then akyat, na-liquidate pataas, and then pababa uli. No? So, paulit-ulit lang tayo. No? Okay, tuloy pa natin. Okay, so last na siguro natin to, no? Tingin ko gets nyo naman. Okay, pababa. Hindi siya valid pullback dahil inside bar lang siya. Inside bar lang to. Pababa uli, pababa. And then pullback na. Dahil na-liquidate niya yung top na to. And then umakyat. Pababa, pababa, pababa. Okay. And then impulsive pataas. Retracement uli pababa. Impulsive pataas. And then dito na verify ang pullback. Hindi dito sa black candle na to. Dahil ang tawag sa kanya, inside bar. Okay. And then ito, inside bar to, hindi. Siyempre, hindi. Valid siya na pullback dahil na-liquidate niya itong taas. So, ito siya. Simula dito, paakyat. Dito, pababa. And then, pullback yan. Okay, valid siya. Okay, next. Okay, valid din to. Okay, liquidate pababa, pullback. And then, akyat. Tuloy-tuloy, akyat. And then, ang pullback natin na validate siya pagdating dito. Dahil 1, 2 ay inside bar tong dalawang candle na to. Tapos pababa uli, straight pababa. And then akyat dahil na-liquidate niya tong previous candle, paakyat. Okay? So yun lang, good luck ha. Practice lang ng practice and huwag niyong mamadaliin yung sarili niyo.
And huwag niyo ko-compare yung sarili niyo sa ibang traders, no? Especially sa social media. Majority ng mga yan, hindi rin naman talaga totoo, no? So, yun, screen time lang, babad lang. Dedicate niyo lang yung sarili niyo, dadating ka rin doon, no? So, good luck, traders.